dapat meron siyang QR code. Ang original ay may QR code. What's up mga kakikay, and welcome back to my channel! Few months ago, naging trending ang Queen K sunflower oil with Avon scrub. Dahil nga unang nag-trending si Queen K, kaya sobrang sikat siya at marami ang nangopya sa kanya. Kaya kung interesado kang malaman kung ano ang difference ng fake versus original na Queen K sunflower oil, keep on watching. Itong dalawang to na hawak ko ay puro original. But the only difference sa kanilang dalawa ay wala siyang tarang logo. Tatlo to. Ang isa dito ay peke. Sa unang tingin pa lang, alam mo na na iba siya. Diba? Itong dalawa pareha sila, pero siya ang naiiba. Ito na, isa-isa natin kung ano ang kaibahan ng fake at original na Queen K. Number one, una-una, consider always the price. Ito ay nabili ko lamang ng 80 pesos. Hindi ko na sasabihin ko anong shop, pero sobrang mura niya. Nung nakita ko siya in, na-compare ko dun sa hawak ko, alam ko na fake siya. Mga kakikay, tingnan mo ay ang logo. Ang logo ng fake ay mula sa laman kanina, diba, na-determine yung number ng fake ay yellow na yellow. Parang mantika lang to eh. Ang ginamit ng papel na original ay glossy. Makintab na papel. Kahit yung sa old packaging niya. Sa fake, matte. Hindi siya shiny. Kita nyo? Next, yung mismong print niya. Mas malaki ang print ng fake kaysa sa original. Itong 100% organic sunflower oil. Compare mo dito. Mahalata mo na fake siya kasi sa packaging pa lang, tinipid na yung print niya, lahat yon. Kasi kinopya niya, hindi nila ma-perfect. Sa original, nakalagay dito yung equivalent na ilang ounce siya. 100 ml lang. Whereas dito sa kabila, nakalagay siya na ayan. So, sa harap pa lang, makikita nyo na ang kaibahan niya. Nakalagay ang directions to use. Pero sa peke, wala siyang nakalagay. Dapat meron siyang QR code. Ang original ay may QR code. Even sa old packaging niya, may QR code. Sa fake, walang QR code. Pareha siya na kinopya yung benefits ng original sa fake. Pero yung sa fake, iba yung fan size. Yung sa fake, nakalagay na FDA. Pero wala siyang FDA number. Sa original, hindi siya nakalagay actually. Mga logo lang siya ng paraben-free, organic. Ayan. Apat na bilog-bilog yung sa fake. Sa original, tatlo lang. Kalagay dito sa baba ng directions to use, manufactured for Queen K Cosmetics and Skincare. Pero dito sa fake, walang nakalagay. And ang pinakahuli mga kakikay para malaman mo na fake siya ay wala siyang manufacture date at wala siyang expiration date. Sa dating packaging ng Queen K, kasama sa pag-imprint yung expiration date katabi na QR code. Ito yung old packaging. Pero sa new packaging, wala siya nakalagay dyan dahil nasa bottle na siya. Ito, kahit saan mo ikot-ikutin, wala kang makikitang manufacture date and expiration date.
So, that would be all. Thank you so much mga kakite. I hope marami kayong natutunan sa video ko na to. Kung may mga request kayo ng product na gusto nyo i-review or may matatanong kayo kung ano yung kaibahan ng fake at original ng product na yun, pwede kayo mag-comment sa comment section. If you are newbie here, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Siyempre, by the way mga kakike, ito po ay available sa KV Love Health and Beauty Product Shop. Meron silang Lazada, Shopee, and sa Facebook page nila. So, that would be all. Thank you so much mga kakikay. See you in my next vlog. Bye!